Principle number six, dalawa na lang. Ayan, principle number six. Your future is more important than your past. Kaya sabi ko nga, live in the now. Ano yung now? Yung future now. Ama, yung feeling ng yung state mo ba, yung feelings na kahit nagjeep ka, nagko-commute ka, kahit nasa jeep ka, may parang feeling mo may kotse ka na. Nasa kotse ka. Iba yun. So hindi ka ngayon mag-ano tawag din? Mag-i-emo. Hindi ka mag-i-emo. Iba yung yeah? Maraming tao kasi namumuhay pa sa past. Huwag kang mamuhay sa past. Principle number six, tandaan mo, your future is more important than your past. Why? You cannot go back from the past. Hindi mo na mababalik yung mga nangyari. Hindi ka na pwedeng bumalik at baguhin yung lahat. Hindi na. Move on. Move on. Move forward. Keep moving. Mas importante kasi yung future kaysa sa past. Ha? Mas important. Ang iba, maraming tao talaga na namumuhay pa rin hanggang ngayon sa past. Sumubok na ako sa ganyan. Wala naman nangyari sa akin eh. Yung past pa rin, hindi na mababago yun. Sabi nga ni C.S. Lewis, pabasa natin. Ano mo ha? Oh, sabi ni C.S. Lewis, you can go back, you cannot go back and change the beginning. Hindi mo na pwede bumalik, Di ka na pwede bumalik at baguhin mo yung sinimulan mo. But you can start where you are now and change the ending. Hindi ka na pwedeng bumalik sa nakaraan para baguhin yung mga nangyari sa nakaraan. Hindi na pwede yun. Hindi ka pwede bumalik doon. Pero pwede kang magsimula ngayon para baguhin ang iyong kinabukasan. Tanda mo ha? Kaya huwag kang mamuhay sa regret. Yung living in the past, huwag na. Kalimutan mo yung past. Kalimutan mo. Huwag ka na mamuhay doon. Sa mga regrets, sana ganito eh. Kasi ganito eh. Siya kasi, ganito dapat eh. Eh dapat talaga. Dapat talaga sumabay na ako dyan eh. Sayang, sana ako nauna dyan oh. Sana pala. Hindi. Puro kaganyan. Puro sana. Puro dapat. Puro sana. Dapat, sana, dapat. Walang mangyayari. You cannot go back and change the beginning. But you can start where you are now and change the ending. Are you learning? Guys, isa to sa pinakamatinding principle pag naintindihan mo. Your future is more important than your past. Ito ang principle na ginamit ng the greatest missionary of all time, the greatest evangelist of all time, Apostle Pablo, Apostle Paul, no? Sa Catholic, tatawag siyang Saint Paul. Oh, si Paul, sa simple, walang religion, tawag sa kanya, Paul of Tarsus. Oh, naka-record yan sa history. Paul of Tarsus. Ano sinabi niya sa Philippians? Basahin natin. Etong technique niya. At ito din ang gusto ko i-share sa inyo. Importante ito maintindihan mo. Matindi ito sabi niyo. I focus on this one thing. Ah, matindi. Isa lang focus talaga niya. One thing lang. Pero dalawa. Di ba? O, ito mo. Forgetting the past. Wow. Forget. Kaya siya successful. I focus on this one thing. Ano daw? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Wow. Kinakalimutan niya na ang nakaraan at ang kanya, namumuhay siya para sa kinabukasan. Looking forward to what lies ahead. Gusto ko nga mag-shades eh. Why? Nakikita ko na mangyayari eh. You can predict your future. Kita mo na oh. It's in you eh. Yung vision, yung dreams, ipapakita sa iyo eh. Yun yung reason. Kaya excited ka palagi. Kung meron akong shades, magsishades ako. Because the future is so bright. I gotta wear shades. The future is so bright. Doon tayo palagi. Kaya nga kanina, nag-mentoring ako sa team no ni Hope. Ni Hope. Andon si Direk Cathy Molina. Oh, andon. Tinulungan ko sila ngayon to visualize the end. Mag-create sila ng dream board, vision board.
baka kayo hindi niyo na ginagawa. Focus, no? Focus ka hindi sa past. Focus ka what lies ahead. Looking forward to what lies ahead sa future. Ano yung gusto mo? Tapos, live in the now. Kunwari, nasa iyo na. Yun yung importante, yung state na yun, yung feelings na yun. Importante yun. Kaya excited ka palagi. Pagkausap ka, ba't ito? Grabe, happy palagi. Kahit wala pa naman yung cheque, parang nagmi-million na yung datingan. Diba? Importante yun. Importante mo yung ganun. Kailangan i-practice ito. Pinapractice kasi ito. Guys, hindi ito maging wisdom if you will not apply this. Kailangan mo itong i-apply. Application of knowledge is power. Yun yung tinatawag na wisdom. Hindi knowledge is power. Application of knowledge is power. So ito, naging information sa inyo. Ito yung knowledge, no? Pero para ito maging wisdom, matawag na wisdom, kailangan nyo ma-apply. Apply agad. Ha? Apply agad natin. Principle number 7, na patapos na tayo. Isa na lang. Are you learning? Tatapusin natin, 30 minutes, tapos na. 12 minutes, kasi 9:30 lang tayo. Okay. Your future is God's past. Oh, wow. Your future is God's past. Ano ibig sabihin nun? Yung future mo, di ba ginawa na niya? Past niya na yun. Guys, ganito. Kapag sa Isaiah, may sinabi ang Diyos, huwag muna ipalabas, di ba? Huwag muna ipalabas. Meron lang muna akong babanggitin. Sabi niya sa Isaiah, sabi niya, remember, think of it, and do not forget. Remember, think of it, and do not forget. Kapag ang Diyos nagsabi ng tatlong beses, ibig sabihin, importante yun. Importante yun. Same yan sa word na verily sa New Testament. Verily, verily, I say unto you, sabihin ni Jesus, diba? Importante yun. O minsan, truly, truly. Ganun, importante yun. So dito sa Isaiah, may sinabi ang Diyos. Tandaan mo to, tandaan pag nakuha natin to, grabe, mind-blowing. Pabasa natin, Mentor Dave. Sa Isaiah chapter 4, yan, 9-10. 46. Sabi niya, remember the former things, those of long ago. Sabi niya, I am God. Sabi niya, I am God and there's no other. I am God and there is none like me. Mo, I make known the end from the beginning. Wala daw katulad. Siya lang nag-iisang Diyos. Anong Diyos? Ito yung Diyos na alam yung bukas sa simula. Alam yung end sa beginning. I make known the end from the beginning. Ito lang yung Diyos na yun. There is no other God like me. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Ano bang meron siya? Sabi niya, I make known the end from the beginning. Wow! Your future is God's past. Yung end natin, alam niya sa simula pa lang. Alam niya. Kaya importante maintindihan natin to. Ito yung mga principles na to. Basahin na, God never. Oh, tama, God finished the end before He begins. Ganun ang Diyos. God, you know, finished the end before He begins. Kaya sabi ko nga, umpisa pa lang, di ba? So umpisa pa lang, tinapos ka na niya. Then babalik siya para simulan ka. Wow! You are finished. Finished product ka na. Successful ka na. Sabi niya, ito gagawin ko to kay Ba. So, babalik siya ngayon. Sisimulan ka niya. Ha, tanda mo yan. God finished the end before He begins. Kung mababasa niyo, di ba? Si Jesus, alam mo ba? Pinatay na bago pa lang ipinanganak dito sa mundo. Sa Revelation, mababasa niyo. Sa Revelation, nababasa niyo doon. Sabi niya,
the Lamb of God. He is the Lamb of God who was slain before the foundations of the world. Before, bago pa lang ginawa ang mundo, in-slain na siya. Ganun ang Diyos. Bago niya simulan, dapat tapos na. Then babalik siya para isimulan. Eh, grabe ka kaiba. Kaya walang ganong Diyos. Siya lang. Anong siya nga? I make known the end from the beginning. God finished the end before He begins. God never. Yung isang slide natin. God never. Tandaan nito. Yung isang slide, Dave. God never begin everything in the beginning. Sana nakuha niyo ito. Tanda, kakaiba tong Diyos na to. God never begin everything in the beginning. Ang Diyos nagsisimula sa end. Ang Diyos nagsisimula sa end. He never begin in the beginning. I make known the end from the beginning. Kaya ikaw, tapos ka na. You were finished. God already completed your future, your end. Now, it is your decision kung ma-fulfill mo, kung ipu-fulfill mo yun. Kailangan mong pumunta sa kanyang presensya. Advantage sa iyo pag ikaw ay kumapit sa Diyos. Advantage sa iyo, promise. Maniwala ka. Maniwala ka pag ikaw lumapit sa kanya, nasa kanya yung presensya, yung environment na yon, yung sinasabi ating presence, matindi yun. Matindi yun. Automatic lang lahat. Hindi hard sell. Oo, tama ka naman. Merong struggle. Merong kasing process. Kasi kailangan mong maging mature enough para sa future mo. Kailangan maging skilled ka and equipped para sa future mo. Kaya itong mga process na buhay, yung mga obstacles, struggles, itong mga to ay proseso niya lang para i-prepare ka, para maging ready ka sa future mo, para ma-handle mo yung future mo na sobrang tindi, para hindi masayang. Kaya tandaan mo yun. Pag naintindihan mo to, kaya kakaiba to. Ito ang ginagawa ng Diyos. He ends it first, and then he go back, and then start. So God don't start anything until it is finished. That means when God starts anything, He already finished. It's very important to understand. That means He completes your life first, and then backs up and started it. Tandaan nyo. Guys, gusto nyo ng proof na tapos ka na? Gusto nyo ng proof? Bago pa lang ginawa ang mundo, basahin natin ng Ephesians 1:4. Pabasa. Ayan o. God, ayan o. For He, sinong He? God. He chose us in Him. Kailan daw? Paki-comment kailan? Before the creation of the world. Tinapos ka na niya bago kanya hinayaang mapunta sa nanay mo. Kasi yun yung simula mo eh. Nung na-conceive ka na ng nanay mo, yun yung simula. Bakit? Kasi tapos ka na. Ay, kailangan mo itong makuha. Please open your mind, Holy Spirit. Ask the Holy Spirit para maging wisdom ito. Tandaan mo. For He chose you in Him before the creation of the world. Bago pa lang ginawa ang mundo, you were finished. Pinili ka na niya. At dahil napili ka na niya, tapos ka na, sisimulan ka na niya.
alam nyo sa science. Ito ay proven by science. Oh. Tama? God never allow you to conceive in your mother's womb if there is nothing for you to finish. Ay, hindi niya hayaan na makonceive ka sa nanay mo kung wala ka namang sisimulan na finish na ng Diyos. Ulitin ko, hindi ia-allow ng Diyos na makonceive ka sa tiyan ng nanay mo. Sa tiyan ng nanay mo. Kung wala kang destiny, no, wala ka, na tutuparin para masimulan mo. Hindi niya hayaan yun. Kaya ka hinayaang makonceive kasi meron ka ng destination, meron ka ng future, meron ka ng end para masimulan mo. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit ka merong mga pangarap. Ah, ba't ka nangangarap? Kasi may end na. Bata ka pa lang, di ba? Nung bata ka, nangangarap ka, nag-i-imagine ka. Sign yun na ikaw ay finished product. Meron kang future. Kaya ka nangangarap. Kaya lang, nung tumatanda ka, nag-iba ang iyong mga environment, nangyayari, nababago dahan-dahan. Minsan, di ka nanginiwala sa pangarap. Ayun nangyayari. Guys, tandaan nyo. Don't ever judge your destiny. Pwede bang ibalik, i-spotlight ko muna sa akin, Dave? Sa akin na muna. Ayan. Tandaan nyo to. God, don't ever judge your destiny by the location of your birth. Ha? Huwag daw mong husgahan ang iyong future dahil pinanganak ka sa isang slum area o squatters area. Huwag mong husgahan. Wala sa kung saan ka ipinanganak. Ginagamit lang ng Diyos lahat yun. Nakaplan na lahat yan. Yung parents mo, walang idea kung sino ang nasa loob ng bahay nila. Alam mo ba yun? Wala sa idea. Scientists have proven there are 500 million sperm cells. 500 million sperm cells. Ito ay na-study na. Kapag nag-sexual intercourse, yung babae at lalaki, may lalabas sa lalaki na sperm na 500 million. Ipakita natin yun, yung 500 million. Ayan. 500 million. Ang ginagawa nila, nagsisikuhan. They're fighting para paunahan. Paunahan sila, 500 million. Oh. Yung nanay mo at tatay mo, boom, gumawa. Tantantini. Talagang ganun, oh. Unahan sila lahat. Ah, hapunan, oh. Sikuhan, away dito, away dun. Ganun nangyayari. Alam mo, sa 500 million na yun na nag-uunahan, nagsisikuhan, nag-aaway, alam mo, pakita tayo isang slide. Guess who the winner is? Guess who the winner? And the winner is, sino? You! Ikaw! Ay, nagkaroon ako ng goosebumps. Ikaw ang nanalo over 500 million. Imagine mo, half a billion ang tinalo mo. Ikaw ang nanalo. Hindi ka mapapasigaw niyan. Sa dami, oh. Tantantini. Imagine mo. Alam mo, ito daw nangyari dyan. Walang pakialam ang Diyos. Nakalagay sa Psalm 139. Alam ng Diyos kung paano ka ginawa at kung saan. Sa kotse. Sa kusina. Sa sala. Sa motel. Sa hotel.
sa ilalim ng ano, puno ng mangga sa garden. Pagpakwento ka sa nanay mo, ma, saan po ako nabuo? God is watching. Akala nyo, kayong dalawa lang ha. Akala ng parents mo silang dalawa lang. Nakikita, nakalagay sa Bible. Psalm 139. Alam niya. Walang illegitimate child. Walang illegitimate child. Kasi God only use your parents para ma-release ka dito sa earth, para mailagay ka dito. Kasi tapos ka na eh. Kailangan mo na magsimula para puntahan yung future na yon na kanyang inilaan sa'yo bago ka palang sinimulan. Nakuha nyo? Kaya nga, guys, wag kang, pag may sinabi sa'yo, wag mo sabihin sa mga tao na I am one in a million. Hindi ganun. You are not one in a million. You are one in 499.99 million. You are not one in a million. You are one in 499.999 million. You are the winner. Say it out loud. I am a winner. Tandaan mo. Magkaiba tong mentality na to. Hindi ka pinanganak para manalo. Ano yun, press? Grabe naman. Depressing naman yung word na yan. Yung message na yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka pinanganak para manalo. Panalo ka na, kaya ka pinanganak. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Panalo ka na, kaya ka nandito. Hindi ka pinanganak para mag-strive, para manalo. Hindi. Panalo ka na. Yun yung live in the now. Panalo ka na, kaya ka nandito. Ginamit ng Diyos yung parents mo. Kaya wala yun. Out of wedlock. Mga ganun, kaya anak ka sa labas, hindi yun, walang pakialam yun. Invalid lahat yung ganung opinion. Basta tandaan mo, yung nanay at tatay mo, ginamit lang ng Diyos. Kasi tapos ka na eh. Di ba? He chose you before in Him, before the foundation of the world. Before the world began. Pinili ka na niya. Kaya ngayon, tinapos ka na niya, sisimulan ka na. O ngayon, napili niya yung parents mo. O kahit hindi sila kasal, hindi ibig sabihin na hindi ka legitimate. Walang illegitimate. Kasi ang source mo, ang Diyos. Ginamit lang niya yung parents mo para yung purpose mo sa earth ma-release. Yung future mo na tinapos na niya, masimulan mo. Nakuha mo? Nakuha natin? O, kailangan natin maintindihan po. Kaya nga, guys, walang ka-idea-idea. May pakita ko sa inyong picture. Kita ko sa picture. Mentor Dave, pakita natin. Boom! Boom! Kilala nyo? Pa-type na kung sino. Pa-type kung sino. Kung kilala nyo ba yan? Ayan. Mentor Marlon. Kilala agad ah. Galing ah. Okay. Alam nyo ba? Mentor Marlon. Marami siya magkakapatid. Marami. Walang ka-idea-idea yung parents niya. Yung nanay niya, labandera. Yung tatay niya, hindi na makapagtrabaho. Mahirap lang sa pinanganak. Pinapasa-pasa pa nga sila ng kanilang mga ano eh, sa nakikitira sila sa kamag-anak. Diba kasi mahirap sila eh.
Minsan, hindi pa natatrato ng maayos. Yeah? Kasi, ganyan. Itsura, oh. Mm. Nung time na yan, wala ka idea-idea. Yung nasa tabi niya, yung nasa likod niya, wala ka idea-idea yan. Walang ka idea-idea kung sino yung kasama nila. Lalo na yung mga kapatid niya. Yung kanyang nanay, yung kanyang tatay. Hindi nila alam. Kaya pag pinagalitan, ganito ganyan. Pag pinagsabihan, ganito ganyan. At, teka lang ha. Yan. Kaya huwag kang manghusga ng kapwa mo. Hindi ikaw gumawa niyan. Hindi mo alam ang future na nilagay ng Diyos dyan. Huwag na huwag kang mangmaliit ng kapwa. Huwag na huwag kang magmamaltrato ng kapwa. Huwag na huwag kang manghusga ng iyong kapwa. Huwag na huwag kang magsalita ng hindi maganda sa iyong kapwa. Huwag mong silang i-discourage, huwag mo silang basta. Kung wala kang magandang sabihin, huwag ka na lang magsalita. Kasi hindi mo alam yung nilagay ng Diyos, yan, ng Diyos sa taong yan. Hindi mo alam. Ganyan siya nung nakita natin. Pero hindi yan yung future niya. Hindi yan yung future niya. Walang ka-idea yung parents niya na itong batang to, na payat, na patpatin, maitim, payat, patpatin, maitim, na anak nila na hindi nakatapos sa pag-aaral, maging youngest millionaire maker and diamond maker sa isang multi-million na company. Wala silang ka-idea. Siguro kung alam lang nila, yung future nito, aalagaan ng maayos, hindi sasabihan ng hindi maganda. Kailangan niyo itong maintindihan. Your future. It's not ahead of you. It is trapped within you. Natrap sa isang payat na bata na patpatin, maitim, natrap sa loob niya ang isang youngest diamond maker, youngest millionaire maker. Nag-inspire ng maraming tao. Na-awardan ng most inspiring story sa ANSE. Ito yung ASEAN Network, di ba? Na conference sa Asia. Hindi alam na mga classmate niya dati, binubuli siya. Walang kalam-alam yung mga kaibigan niya na binubuli siya. Pinagtitripan siya, pinagtatawanan siya. Walang kalam-alam na ito pala yung future ng batang yun. Wala silang kalaman. Ngayon, oh, naka BMW Z4. Kumikita 7 digits ngayon, isang buwan. Wow. Kaya guys, ha, sabihin mo sa mga kasama mo sa bahay, oops, treat me right. Treat me right. Sabi mo sa mga kasama mo sa bahay, treat me right. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come. Lalabas yung future ko. Nasa loob ko lang. Nandito na ako sa I am. Bilangan mo lang 1 2 3 years from now. Bilangan nyo, kaya itrato nyo ako ng mabuti. Huwag kayo magsabi ng hindi maganda sa akin. Sabihin mo sa mga kasama mo sa bahay. Ha? Itong isa, pakita nyo. Pakita natin itong isa. Sa left side. Walang kaalam-alam. No idea. No idea. Hulaan nyo, sino yan? Dapat pala, di natin pinakita muna yung isa. No? Pero okay na. Alam na nila agad. Mentor cut, mentor cut, mentor cut. Mentor may naman yung iba. Mentor cut, mentor cut. Nagsabi ng mentor cut, tama kayo. Magkahawig kasi sila ng bahay. Ha? Yung magkahawig. Kapitbahay kasi sila eh. Yan o. Cheering sa PUP. Yung tuition fee, 500 pesos lang. Tinan mo. Pag nagtaas ng piso, mag-welga na sila, sabi nila.
Walang ka-idea yung kanyang mga kasamahan dyan. Yung classmates niya, yung mga nang-bully sa kanya, yung mga kamag-anak niya na hindi naniniwala sa ginagawa niya, yung mga nagsasabing, naku, masyado kang ambisyosa. Huh? Yung mga tinitingnan na winu-wish na mag-fail siya. Ano mo yun? Yung mga boss niya na pinapagalitan siya sa trabaho nung siya ay nag-call center. Wala silang ka-idea kung sino itong pinapagalitan nila. Nakamute ako? Hello? Ay, lowbat na ako. Hindi niyo na ako marinig? Rinig naman po, press. Rinig ako? Okay. Thank you. Kala ko nakamute ako eh. Kaya mo ha? Walang ka-idea. Lahat ng tumawa sa kanya, nung sinabi niya, yayaman na tayo. Yung mga in-invite niya, dito makukuha natin yung mga pangarap natin. Ano ka ba? Hindi natin niya linya. Hindi tayo marunong sumagan niya. Dito lang tayo. Sisweldo lang tayo ng 20,000 per month, 25,000 per month. Okay na, 30,000 per month. Okay na to. Huwag ka na mangarap, Kat. Masyado kang ambisyosa, Kat. Malabo. Hindi mo linya yan. Kaya guys, ulitin ko, do not judge. Huwag ka mangusga. Hindi mo alam anong nilagay ng Diyos dyan. Ngayon, she's earning last month, 2.5 million pesos in one month. Wow! Saan ka nakakita? 2.5 million in just one month. Naka Corvette Stingray. Alam mo yung Corvette? Yung niregalo ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang anak na si Jimwell. Siyempre, anak mayaman, billionaire si Pacquiao. So si Jimwell, kayang regaluhan talaga ng tatay niya. Pero ito, hindi anak mayaman. Pero nakakorfet. Ginamit lang ng Diyos yung I am para ma-release yung future niya. Na makapag-inspire ng maraming tao, maka-help ng mga tao na nangangarap na katulad niya. Meron siyang SUV. Yun ang pinakamaganda. Meron kang supercar at meron kang SUV, pwede. Meron kang bahay, okay. 3-story house, hindi na masama. At hindi pa yan. You ain't seen nothing yet. Hindi pa tapos ang Diyos. Maaga pa masyado yan. Maniwala ka, the best is yet to come. The best is yet to come. Yung 2.5 maging 25 million pa yan. Maniwala ka, the best is yet to come. Kaya ka pinadala dito sa I am. Naniniwala ko, everything happens for a reason. Hindi aksidente kung ba't ka na-invite. Kasi siya na-invite lang din naman eh. Kung hindi na-invite si Mentor Kath nyo, hindi siya na-invite, dun pa rin siya as quality analyst. Surviving. Baon sa utang. Alam mo yun, nakasanla ang ATM. Pero ngayon, ang dami niyang natulungan. Ang daming buhay na nabago because of her decision. Grabe ang Diyos, di ba? Next. Pakita natin. Are you learning? O, patapos naman tayo, di ba? Okay. Lumagpas na ako. Yan. Sino yan? Nakaganyan, oh. Charlie's Angels daw kasi sila niyan. Charlie's Angels. Ayan. Walang ka-idea. Yung kasama niya ng mga angels na left and right niya. Walang ka-idea na itong kanilang tropa, itong kaibigan nila nakaganyan na payatin, di ba? Wala silang ka-idea. Yung classmate ni Mentor May, yung mami ni Mentor May, yung kapatid ni Mentor May, hindi nila akalain na itong kapatid nila, Lord. Wala na akong masabi. Overwhelmed. I'm very overwhelmed. Ngayon, no? Nag-earn siya ngayon. 2 million, 2.5 million, 3 million, 3.5 million, buwan-buwan. Kahit tulong.
Grabe ang Diyos. Ngayon may SUV na Audi or sa iba minang Audi, may Ferrari. Kaya mangarap ka ng malaki, kapatid. Kasi kung ginawa ng Diyos sa buhay nila, sigurado, gagawin din ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga kanya pinaimbita dito eh. Kasi alam niya, hindi mo yan magagawa sa labas. Walang opportunity. Ang I am, ginamit niya ng vehicle para mapuntahan mo yung future mo na tinapos na niya bago ka na sinimulan. Ang I am, ulitin ko, ginawa niya para maging vehicle para mapuntahan mo yung future mo na tinapos na niya bago ka niya sinimulan. That's why everything happens for a reason. Kaya ka nandito ngayon. Naniniwala ako doon. May ginagamit ang tao bilang instrumento. Bagay, sitwasyon, tao, para mapuntahan mo yung future mo. Naniniwala ako doon. Next. Ito yung next. Pakita natin. Ayan, no? Sino yan? Kita nyo? Hindi ko alam kung high school pa lang siya niyan. Mentor Peach. Ang reyna ng MVP. Ang reyna ng MVP. Ang ating Black Diamond. Parang pareho sila ni Mentor May. Alam niyo ba to? Bata pa siya niyan. Wala pa siya sa network marketing niyan. Nagpa-picture niya siya sa Ferrari. So, ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, yung dreams nyo, kaya ka nangangarap, kasi tapos ka na eh. So, pinapakita sa iyo ng Diyos ang glimpse ng future mo, kaya ka nangangarap. Kaya binigyan ka ng Diyos ng imagination para ma-imagine mo yung future mo. Walang ka-idea-idea yung katabi niya dyan na classmate niya. Na itong katabi niya maging multi-millionaire. Itong katabi niya maging millionaire maker. Itong katabi niya ay maraming taong matutulungan, mabago ang buhay. Walang ka-idea-idea. Yung nanay niya, walang ka-idea-idea. Walang ka-idea-idea. Pakita natin ano nangyari, di ba? Mentor Dave. Wow! Wow! Sino nagpa-picture lang siya? Wala pa siya sa network marketing. Wala siya sa IAM Worldwide. Basta nandun lang sa heart niya. Gusto niya ng Ferrari, papicture ako. Ngayon, dinadrive niya na nothing is impossible with God. All things are possible. Kaya nga, meron tayo, di ba? Sa mga Ferrari nila nakalagay, Matthew 19:26. Pagdaba ng Ferrari, makita. Ito yung vision na pinakita sa atin ni Lord. Mga supercars dito sa third world country. Bakit? Lalagyan yun. Maging billboard yan. Tumatakbo sa EDSA o kung sa man nakapark, sa mga malls. Tapos nandun yung Matthew 19:26. So makita ito ng mga tao kasi head turner eh. Ano yung Matthew 19:26? Magsisearch sa Google ngayon yung mga tao. Ano ba tong Matthew 19:26 na to? Nakalagay sa Ferrari. Ano ba to? Pak! Nakalagay. With man, it is impossible. But with God, all things are possible. Di ba naka-inspire ka? Maisip na to. Ano mo, nakalimutan siya sa Diyos. Nakita niya yung verse na yun. Ano pa? Kasi kung sa, hindi ko naman inano, kung saan ba, yung kotse yung mumurahin, hindi napapansinin yun. Kasi common eh. Pag common kasi, dumadaan sa iyo, nakikita ng mata mo, hindi na napapansin yun. Kasi common eh, nakikita palagi. Pero pag rare, yung bihira na makita, papansinin ng mata yun. Ganun yun. Kaya ka nagsusupercar. Hindi para sa iyo. Lang. Para sa taong nasa sa paligid mo. Makita yung Matthew 19:26. Naaalala nila ang Diyos. At maisip nila, halimbawa, yung taong yun, merong pinagdadaanan. Eh, pag-search siya sa Google, nakita niya kasi ang Ferrari mo. Nakita niya ang Lamborghini mo. Nakita niya ang R8 mo. Nakaparada sa isang mall. May pinagdadaanan siya. Eh, R8 yan. Ferrari yan. Mapapatingin siya. Pagtingin niya, may nakalagay Matthew 19:26. Ano kaya ito? Masa-search niya. Pag-search niya, nakalagay
with God, a with man, it is impossible. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, lahat ng bagay, posible. So kahit meron siyang dinadaang problema, maisip niya, sa akin, hindi ko ito masolusyonan. Pero sa Diyos, nakalagay dito. Lahat sa kanya posible. So tatawag siya sa Diyos. Tatawag siya. Lalapit siya ngayon. E di nakakonek ka ng taong lutang, yung taong depressed, makita at makilala ang Diyos. Kaya ka nagsusuper ka. May purpose, kapatid. Mas malalim. Tandaan mo yan. Tandaan natin yan. Huwag mong tipirin. Grabe. Yung ancient natin ito, iniulit ko. Hindi pa yan. Wala pa sa alikabok yan sa ginawa ng Diyos sa buhay. Naku po, maniwala ka. Wala pa yun. Hindi pa yan. Hindi pa ito yun. Next. Pakita rin yung next. Oh. Nakita nyo sa left side, sa baba. Si Mentor May at saka si Mentor, you know, BPI ka. Sa baba. Oh. Wala silang ka-idea-idea na ito pala ay maging youngest female founder ng isang network marketing company sa Asia. Walang nakakaalam. Yung parents niya hindi alam na itong anak niya na, kasi ang buhok ni BPI ka dati is kinky. Kinky hair siya eh. Kinky hair, which is bagay sa kanya, lagi siyang naka-ponytail. Oo. Kumbaga meron siyang natural hair, ganun. Then pina-straight, parang ako, ganun din buhok ko dati. Pina-straight ko lang. Oo. Pero nung bata ako, straight siya, tapos kumulot, tapos biglang naging ganun, ganito, naging may natural. Yung mga kasama na dyan sa baba, yung picture-picture yun, apat sila, di ba? Wala silang kalam-alam. Itong kasama pala nila, nako po, yung kasama nila, matindi pala to. Pero hindi nila alam. Yung parents niya, yung nanay, tatay, kapatid, walang kalam-alam. Minsan nasabihan pa nga siya na kanyang kamag-anak, nako, ambisyosa talaga yan. Masyadong ambisyosa. Kasi nag-dream board siya ng Mustang, yung mga sports car, masyadong ambisyosa. May mga kamag-anak siya nagsabi ng ganun sa kanya. Wala silang idea. Kaya huwag kang maghusga. Please, huwag kang magsalita na hindi maganda sa kapwa. Kakainin mo lahat eh. Kaya nga, may rule tayo dito. Kung wala kang magandang sabihin, huwag mo nang sabihin. Promise, huwag na. Kasi wala kang idea. Huwag kang magmaliit, huwag kang magmalaki. Nagsalita oh. Hindi ma-imagine yung parents niya yun. Itong anak natin, yung nagtitinda ng mga bangus nung bata pa. Titinda si BPI ka ng bangus nung bata pa. May plano ang Diyos. Lahat walang aksidente. Ngayon. Diba sa conference, international yun. Yung BFM, BFH, oh, nagsalita, BPI ka doon. Meron nga iba, nagsasabi, single ba siya, single? Ay, yung mga international network, yung sa ibang bansa. Kaya tanong ko, single ba si BP? Ay, ngayon, no? Ang laki na na-create niya. Leaders, naka-inspire na marami, mga babae, na-inspire, mga kabataan. Kaya, ikaw, huwag mong malipin ang sarili mo. Hindi mo pa alam yung future mo. Ngayon, maintindihan mo na, nasa loob mo lang. Nasa loob mo lang. Next. O yan, kilala nyo yan? Yan, kilala nyo? Si GM. Kilala nyo ba yan? GM. Our beloved GM. Kilala nyo? Kilala nyo, ha? Ito ang kanyang mga kasamahan. Tinawag silang image dancer. Sa Itbulaga sila, sa Masayaw. Oo. Yan yung kanyang mga kasamahan. Nakuha ko lang yung lumang picture na nila yan. Pero hindi pa rin nagbabago kanila mga mukha. Yung mga bata pa din sila hanggang ngayon. Pero, ganito guys. Walang ka-idea-idea. Lahat ng kasama niya. Kung ano ang nilagay ng Diyos kay GM Anna. Or kay Anna.
Sabi ni Ramil, mga idol po namin yan. idol ni Ramil. Walang ka-idea. Hindi alam ng lahat ng kaibigan. Siya ang pinakaano dyan eh. Tawag dito? Bunso. Bunso siya sa kanilang grupo. Bunso siya. So mga ate na yan. Kaya ang tawag na dyan, halos lahat dyan is ate. Konti lang yung, kasi may iba, konti pagitan lang niya, hindi na niya tinatawag na ate. So itong bunso nila, na hindi nila alam, anong future nito? Wala sila kahit idea. Kasi dancing lang ang alam nila. Ito pala maging dahilan kung bakit nagkaroon ng I Am Worldwide. Alam niyo ba yun? Siya pala ang gagamitin ng Diyos. Siya ang gagamitin ng Diyos. Siya pala. Kasi ano, bakit? Ayan o. Kung hindi niya ako na-invite sa industry ng multi-level marketing, wala ako dito ngayon. E di wala tayo ngayon. Yan yung upline ko. Mentor ko yan. Ano lang siya eh, hindi lang siya masyado, kasi hindi siya sanay sa public speaking. Sanay siya sa mga, ano lang, yung maliitan lang na, ano, yung small circle lang. Doon siya magaling. Public speaking, nahihiya pa siya. Hindi pa niya masyadong nilalabas. Pero ngayon, dahan-dahan, sa mga Zoom, nagsasalita na siya, maraming tao, ganun. So, hindi alam ng kanyang mga tropa na ito pala ang nilagay na future ng kanyang ano, ng Diyos sa kanya. Na isa pala siya magiging board of directors ng isang company na mag-i-spread ng hope. Ang layo sa kanyang linya. Ang layo sa kanyang ginagawa. Sana may natutunan kayo. Are you learning? Kaya huwag mong ismulin yung sarili mo. Yung future mo na sa loob mo na. Kailangan lang niyang ilabas. Kailangan niyang lumabas. Ha? Dapat naka-end state ka na. Iba na. Basta. Next. Ayan o. Hindi ma-imagine. No? Hindi ma-imagine. Na ito siya ngayon. Dati, ano lang siya, trabaho doon. Mag-iipon, magkatrabaho. Wala nakakaalam. Next. O yun, sino yan? Sino yan? Ayan, sino yan? Walaan nyo. Sino yan dyan? Sino yan? Ha? Ako ba yan? Oo, mukha bang ako yan? Mukha bang ako yan? Tapusin na natin to. Yung nanay ko, kapatid ko, tatay, sobrang bait sa akin. Oo. Sobrang close kami family. Kasi wala kaming kama. Wala kaming kama eh. Wala rin kaming kwarto-kwarto. So isang kwarto lang, sardinas kami. Di sobrang close. Dikit-dikit kami lahat eh. Kaya sobrang close namin. Eh nanay ko sa gitna. Ate ko yan, si Mentor Irene yan, yung nasa tabi ng ano ko, ng nanay ko. Ngayon, nasa abroad yung aming kapatid noon at nagkaroon ng mga 35,000, sabi ng nanay ko. Kasi Chinese yung nanay ko eh, mayaman sila before eh, pero nung nag-asawa, naghirap sila, ganyan. So, yan. Gusto talaga niya magdinga negosyo, so nagpatayo siya ng tindahan. Yun yung mga moment na naka-abroad na yung aming panganay, na kapatid. Kaya lang, wala masyado bumibili dyan.
Kasi yung bahay dyan, hindi dikit-dikit ng time na yan, yung lugar na yan. O, kasi dyan kami, ang gilid namin dyan, ano, tubig. No, may mga ano, water lily, may mga kangkong. Yung dyan, sa gilid dyan, makikita. Ganyan. O, yan yung nung umulan, babaha. Yung natutulog ka sa sahig, nakabanig ka lang. Pag bumaha, akala mo waterbed, ba't ang lamig? Tubig na pala. So yung mga paninda na yan, wala pang isang buwan. Na-chani namin yan, chani. Ano yung chani? Kami rin kumakain. Kaya bumibili. Kaya sara yan. Pero nung time na yan, wala rin kong kalam-alam. Ako mismo, wala akong kalam-alam. Hindi ko alam. Yung mga kapatid ko din, hindi nila alam. Masa, pangarap namin, Japan-Japan, sagot sa kahirapan. Pero yun nga, ang Diyos may plano sa atin. Kaya ito tayo sa pangwalo. Last but not the least. Principle number 8. God has a way to get you into your future. Wow. God has a way to get you into your future. Pakita natin, Mentor Dave. Merong paraan ng Diyos para mapuntahan mo yung future na tinapos na niya, kaya kanya sinimulan. Meron siyang paraan. Sa Ephesians 1:11 nakalagay, in Him, we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Ano ibig sabihin niyan? Ang Diyos gumagawa ng paraan. Ginagawa niya ng paraan. Kahit naligaw ka sa kaliwa o kanan, tatapikin ka niya para mapuntahan mo talaga yung kanyang purpose sa buhay mo. Yung future na kanyang ginawa na bago kanya sinimulan. Yun yung ibig sabihin niyan. Meron siyang plano, kapatid, sa buhay mo. Yun yung God has a way to get you into your future. May plano siya. Nakalagay dyan. Ito. Sa Jeremiah 29:11, basahin natin. May plano siya. Kaya yan ngayon ano natin eh. Verse dito sa ano, I Am Worldwide na pag nagpe-present tayo. Ayun, no? For I know, ano daw? The plans I have for you. May plano ang Diyos. Ano plano niya? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May plano ang Diyos. Sa madaling salita, ito ang sinabi ng Diyos. Sa madaling salita, pakita natin, Mentor Dave. Your future is already finished and I have a plan to get you there. Yung future mo, ano daw yung future mo? Prosper and not to harm you. Prosper and protection. Prosperity and protection. Imagine. Health, happiness, wealth. At may plano siya para mapuntahan mo yun. Tandaan mo. Kaya, uulitin ko ulit. Kaya ka na-invite dito sa I Am. Isa ito sa ruta para sa future mo, para mapuntahan mo. Hindi ka lang niya binigyan ng future, meron pa siyang daan na kanyang isinet para mapuntahan mo yung future mo. Guys, sabi dito, God will always tell your destiny, but He didn't tell you the route. Tama ba? Route? Ruta. Okay. Ipinapakita niya yung destiny mo. Kaya ka nangangarap.
Kaya ka nagkakaroon ng dreams, ng vision. Kaya ka na-excite. Pero hindi niya ipapakita yung ruta. Hindi niya sasabihin yung ruta. Oo. Gagawa siya ng ruta para ma-prepare ka sa future mo. Pero hindi niya ipapakita yung ruta na yon. Ang ipapakita niya yung end. Kaya ka nagkakaroon ng imagination to dream big. Diba? Magkaroon ng bahay, sasakyan, yung mga savings, travel, diba? Mga things na gusto mo, yung makatulong ka sa maraming tao, magtayo ka ng foundation, etc. Mayroon kang mga dreams, pinapakita niya sa'yo yan. Pero hindi niya ipapakita ano yung proseso para mapuntahan niyo. Hindi ipapakita. Kasi kailangan kanyang i-prune. Kailangan kanyang i-prepare para sa future na yon. So meron muna, babalatan kanya muna. Kasi pag pinakita niya yon, ayaw ka na. Ayaw ko na. Mahirapan ako. Ang daming mag-reject sa akin. Ang daming magsasabi, hindi ko kaya. Yung best friend ko, sasabihin ako, ambisyosa. Ayaw ko ng ganyan. Ayaw. Sige, okay na ako sa gitong buhay. Okay na to. Kaya hindi niya ipapakita para hindi ka ayaw. Papakita niya lang sa'yo yung dreams. Yung vision. Kasi the future he prepares for you demand a great man or woman para ma-handle yun. Kaya hindi niya sasabihin yung plano. Paano? Parang sa story ni Joseph. Pakita natin, story ni Joseph. Joseph the Dreamer. Kaya tayo siya Joseph the Dreamer. Imagine mo si Joseph the Dreamer. First step. Anong first step? Nagkaroon siya ng dreams. Vision. Sabi niya, yung mga kapatid niya, luluhod kayo sa akin. Nakita ko, lahat kayo nag-bow down sa akin. Sabi ng mga kapatid niya, loko ka. Eh, bunso siya eh. Loko ka eh. Kami yung ano, ha, panganay. Kami yung mga mas matanda sa'yo. Anong first step? Ginawa sa kanya, hinubaran siya. Hinubaran. Mali yan sa drawing, ha? Hindi yan. Hinubaran si Joseph. Tapos, pumatay ng hayop, nilagay yung dugo ng hayop at dinila sa tatay niya kasi tatay niya bulag na eh. Sabi, patay na si Joseph. Kinain ng beast doon sa jungle. Pero hindi totoo. Nagkaroon sila ng envy kay Joseph. Nainggit sila kay Joseph at ayaw nilang mangyari yung sinabi ni Joseph na magbabow down sila. Kasi yun na nakita ni Joseph na panaginip niya eh. Pangalawa, nilagay siya sa pit. Hinulog siya sa pit. Sa desierto, meron doon ano, pit. Yung pit, yung parang, ano ba sa Tagalog yung pit? Basta alam niyo na yun. Hinulog siya doon. Balon, ganun. Kasi doon dumadaan yung tubig pag umulan eh. Well, hubot-hubad siya. Dapat papatayin na siya. Pero may dumaan na mga trader. Sabi, huwag natin patayin. Kapatid pa rin natin yan. Sabi ng mga kapatid niya, ito, ibenta na lang natin siya as slave sa Egypt. Binenta siya as slave sa Egypt. Tapos patating sa Egypt, naging slave siya, na-promote, maya-maya, napagbintangan, nakulong. Nakulong. Nakulong siya. Ngayon, nakulong siya. Sa kulungan, merong nanaginip doon, nahulaan niya, tapos nakalabas, nanaginip yung hari, at sabi nung nakalabas, may kilala ako, marunong mag-translate. Kasi nanaginip yung hari, pitong bakang payat at pitong bakang mataba. Kinain ng bakang payat ang bakang mataba. Hindi, wala makaano, interpret. At sabi nung nasa kulungan, nakasama ni Joseph noon, meron ako nakilala, magaling manghula ng panaginip. O, sino? Si Joseph, nandun nakakulong. O, hige, palabasin mo. Nahulaan ni Joseph. At siya ay naging second in command. Para siyang may hari, Pharaoh, siya yung prime minister ng Egypt. At dumating ang point, nag-bow down ang kanyang mga kapatid dahil nagkaroon ng famine sa lugar. Pero ang Egypt, nakapag-save na. Kasi ang sabi ni Joseph, yung pitong payat na baka,
represent 7 years na kantuyo. At yung pitong matabang baka represent 7 years na sagana. So sa yung una, pitong bakang mataba na sagana, mag-ipon na tayo. So sa 7 years, nag-ipon sana ng ipon. After 7 years, nagkaroon ng famine sa lugar. At sila lang ang may pagkain. At lahat ng tao doon binenta ang kanilang mga hayop, yung kanilang lupa, at yung kanilang sarili. Napunta lahat sa Egypt. So natupad ang future ni Joseph na pinakita ng Diyos sa kanya. Tanda mo. So yun yung ibig sabihin nun. Dito sa Dave, yung isang verse. Ayun, di ba? The mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. Ikaw yung magplano, pero ang Diyos pa rin ang magdidirect kung saan ka papunta. Kaya nga, ang sa akin dati, gusto kong mag-abroad. Pero na-invite ako dito sa network marketing industry. Hindi ko naman ito pinlano talaga. The Lord direct your steps. Pero hindi niya sinabi. Hindi niya pinakita ano ang magiging journey. Kasi baka umayaw si Joseph. Pag sinabi ni Joseph, ito yung dreams mo, pero ito ang magiging journey mo. Yung tatay mo, iiyak sa lungkot dahil nagsinungaling ang mga kapatid mo na patay ka na. So, hindi natutuloy si Joseph. So, hindi niya ipapakita yung ruta dun sa future mo. Pero yung future mo, ipapakita niya. Kailangan mo maintindihan. Kaya nga, okay lang. Mahirapan ka ngayon. Temporary defeat lang yun. Tumuloy ka lang. Katulad ni Joseph, naging slave. Diba? Tumuloy ka kasi kasama yan sa proseso. Hinahanda ka kasi ng Diyos. Piniprepare ka niya dun sa future mo na sobrang ganda, sobrang laki, na kung saan sa 2 Corinthians, sa Corinthians 2 na nakalagay dun, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, at wala pang mind na nakapag-isip sa hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya guys, ito, pakita natin next. Ito yung sa verse sa Ephesians 1:11 kanina. Pakita natin, Mentor Dave, itong next. Ayan, He works out, hindi yan our ha, He works out everything in conformity with the purpose of His will. Ano ba yung, ito na yung last ano na yan, slide na natin yan. Ano ba yung tinatawag na conformity? The word conformity is to make it fit. So ibig sabihin, He works out everything, He works out everything in conformity with the purpose of His will. Ibig sabihin, lahat ng pinagdaanan mo, halimbawa, napabarkada ka, okay lang yan, sige, edi, tatapikin ka din ngayon. Di ba? Nag-backslid ka, dati kang nasa Diyos, pero humiwalay ka, okay lang yan. Naging persecutor ka, parang si Apostle Paul, hindi talaga yun yung future niya. Hindi talaga yung purpose niya na maging persecutor, na pumapatay ng tao, like Moses, naging murderer, nakapatay siya, si Paul, hindi man siya indirect man, pero siya ang nag-utos. Siya ang nag-sign na, sige, patayin nyo niyan si Stephen. Hindi yun yung future nila. He works out everything in conformity. He makes it fit. Kumbaga, ang Diyos gumagawa talaga ng paraan. So kahit saan ka napunta, gusto niya, kasi na, your success is important to Him. Kaya nga, ginagawa niya ng paraan hanggang mapunta mo sa tamang environment. Mapunta ka dun sa tamang environment. So kahit saan ka napunta muna, diba? Kami, naging waiter, dancer kami, no? Kung ano may ginagawa namin dati, which is hindi talaga tama, minsan naging makamundo, pero sabi ng Diyos, okay lang, gagamitin ko yan as part of your testimony. Gagamitin ng Diyos para makarelate yung ibang nasa labas na katulad mo din. Gagamitin lang ng Diyos lahat yan. He works out everything in conformity with the purpose of His will. Guys, tandaan nyo yun.
Kaya hindi aksidente. Nandito ka sa I Am. Gusto niya kasing marinig mo to ngayon. Hindi to aksidente. Gusto niya kasi yung purpose mo talaga ay matupad. Gusto niya yung future na kanyang sinet para sa'yo matutupad. Para sa pamilya mo, sa mga tao na nasa paligid mo, na kung saan yun yung iyong ma-influence at ma-uplift yung life, ma-inspire ng buhay mo. Kaya ka nandito. Alam mo, He confirms it to His will. Lahat ng mga nagawa mo mali, sabi niya, akin na lahat yan. Dati kang drug addict, babaero, lasenggero, o akin na lahat yan. Akin na lahat yan. Para isang drug addict, naging world changer. Wow! Isang babaero, o ngayon, no, maging mapagmahal na asawa. Wow! Nagbabago ng buhay ng iba. Wow! Kunin lahat ng Diyos yan. Conform means to make it fit. Kasi gagawin niya yung testimony. Gagawin testimony ng Diyos yan. Gagamitin kanya dun sa mga laws, dun sa mga sasalabas na hindi rin alam ang ginagawa. Eh, sobrang successful mo na, ma-attract mo sila. Anong sekreto mo, bro? Ba't ka naging ganyan? Paano, bro? Paano? Ganito kasi yan. Di ba kilala mo naman ako dati? Ganyan. Makikinig na sila sa'yo. Magkakaroon ka na kasi ng authority. He will make it your biggest testimony. Promise. Alam nyo, God will going to make envy the people who criticize you. God will going to make envy the people who criticized you. Dave, dito sa akin. Dito na yung huli. Iwanan ko sila. Tandaan nyo to. God will going to make envy the people who criticized you. Lahat ng nanlalait sa'yo, lahat ng nang mata sa'yo, gagawin ng Diyos, iinggitin niya sa buhay na hinanda niya sa'yo. Maiinggit lahat ng nanglait sa'yo. Maiinggit lahat ng nangungutya sa'yo nung ikaw ay wala pa, nung ikaw ay nag-uumpisa pa, yung ikaw ay nangangarap pa lang, yung ikaw ay nag-uumpisa pa lang gawin itong negosyong ito. Yung mga taong nanghusga sa'yo, yung mga taong hindi ka pinapaniwalaan, yung mga taong nagsasabi ng mga negatibo na komento sa'yo, iinggitin ng Diyos yun. Iinggitin niya. Sa paano paraan? Magkakaroon ka ng massive success. Success is the greatest revenge. Maiinggit sila. Maglalaway sila ngayon. Pero siyempre, hindi ka yayabang. Kasi alam mo yung foundation mo. God will going to make envy the people who criticized you. Kaya ikaw, patawarin mo lang sila. Kasi later on, sila naman ngayon ang tutulungan mo. Magkakaroon sila ng humility later on. At sabihin mo, baka minsan, sila pa ang lalapit na. Tandaan mo yun. Our last slide, kaya ang pinaka-key dito, lumapit tayo sa kanya. And last slide. Sa Jeremiah 33:3, nakalagay, call to me and I will answer you. Diba? And tell you great and unsearchable things you do not know. Marami pa tayong walang alam. Marami pa tayong hindi alam. Kaya lumapit lang tayo sa kanya kasi sasabihin niya ang mga bagay na sobrang great na hindi maatim ng iyong isip, dahan-dahan niyang i-reveal sa iyo. Kapag meron tayong relasyon sa kanya, yun yung ating Eden, our right environment. So, yun lang. Sana meron tayong natutunan ngayong gabing ito. Hopefully, no? At ito, paalala, ano ba to? Ito ay raffle sa ating anniversary.
Kaya banatan mo na. Pag marami kang pay-in, mas marami kang ticket. At yung nag-pay-in sa'yo, may ticket din. O itong 12 boxes pure barley, ito, one ticket yun. O, isang bili mo na ganun, na 12 boxes na nakalagay na sa box, na barley, isang ticket yun. Kung bumili ka ng 24, edi dalawang ticket, kasi tagte 12-12, naka-box. Bumili ka ng 36, edi tatlong ticket yun. 12-12-12. Diba? Pag acai berry na 12, 2 tickets. O, pag copper, 1 ticket. Pag bronze, 2 tickets. Pag silver, 3 tickets. Pag gold, 4 tickets. So, paalala lang. Take advantage. Kasi sayang yun, no? Honda City or FJ Cruiser. Diba? The more entries you send, the more chances of winning. Sayang. So, hanggang October 4 yan. Sa ating 4th anniversary, huwag kang mawawala dyan. You ain't seen nothing yet. Wala ka pang nakikita. Ulitin ko, the best is yet to come. Ha? Ito naman ngayon, ayan, hit nyo yan. Sa mga, huwag nyo palagpasin. Huwag nyo palagpasin yan. Mas maganda sinadya namin yan para maganda ang Pasko mo. So humataw ka na ngayon. Keep the momentum. Huwag kang magpahinga muna. Hataw muna tayo. Alam naman natin eh. Alam naman na natin. Alam na natin yung end. Pag pinakita na sa'yo ng Diyos, pinavisualize na sa'yo ng Diyos, maging Crown Alpha Mentor ka, maging Diamond ka this year, maging Black Diamond ka this year, maging Crown Diamond ka this year, maging Crown Alpha Mentor ka this year, pinapakita na ng Diyos sa'yo. So wala ka nang, hindi ka na magpapanik sa outcome. Di ba pag tapos ka na at nakompleto mo na, magpapanik ka pa ba? Hindi na, tapos na eh. Kaya tapusin ko ito sa isang kwento. Ito yung kwento ng isang bata. Nagbasa siya. Nagbasa siya ng comic book. Comic. Ay, balik mo na sa akin, game. Basa siya ng isang comic book. Binasa niya yung superhero niya. No, basa siya. Nabubugbog yung ano? Bugbog sarado yung kanyang superhero? Naiiyak na siya. Nag-worry na siya patay. Nabugbog na huli. Naku, tinali na, tinali na. Naku, patay na. Ang gagawin ko dito? Sabi niya ngayon, nag-worry na siya. So ang ginawa niya, yung page na sa gitna pa lang eh, inahuli na, natali na. Sabi niya, ayokong makita yung ano niya, anong next nito. Ginawa niya, dinerecho niya sa ending. Sa end na agad. Pagdating sa end, naku, buhay ang kanyang superhero, patay lahat ng kalaban. Patay lahat ng kalaban. Kaya sabi niya, binalikan niya ngayon. Yung gitna, habang tinali, yung binubugbog, alam mo, iba na ang kanyang feelings. Iba na. Kasi nagkaroon na siya ng end state eh. Nanalo eh. Nanalo. Kaya pagdating doon, sabi niyo, okay lang yan, superhero. Alam ko na yung ending. Panalo ka pa din. Yun yung gusto ko gawin natin. Habang nasa journey tayo, naka-end state na tayo. Successful na tayo. We are winners. Tandaan mo ha, panalo ka na, kaya ka nandito sa mundo. Hindi yung pinanganak ka para manalo. Panalo ka na, kaya ka nandito. Kakaibang mentality yun. Ha? Kakaiba yun, dapat ganun ka. Ha? Para habang nagtotoka ka, ayaw niya, next lang. Ayaw nito, next lang. Ayaw nito, next lang. Habang may nag-reject, merong nag-object, merong nag-discourage, wala ka nang pakialam. Your future is not ahead of you. It is inside of you. Alam mo na sa tamang environment ka na ngayon and success is automatic. Alam mo na lahat yun. Naintindihan mo na ngayon. Nandito ka na. Nandito kayo. May purpose ito. He works out everything in conformity. Diba? According to the purpose of His will. Alam mo na. All things work together for good. For those who love God, which are called according to His purpose. Alam mo na ngayon kung may nangyayaring hindi mo na delay. Akala mo lang delay, pero alam mo na eh. Di yan delay. Normal lang yan. Kasama talaga sa proseso yan. Kasama yan. So hindi ka na ngayon manenegative, apektado, kung ano mangyari, wala na. Kakaibang level na ngayon. Iba na yung mentality mo. Kakaiba ka na. Kakaiba na basta. Pag ito na-apply natin. Sigurado, bago matapos ang 6 months, ang dami makahit nito. Kasi yung action mo dito, ang taas eh. Yung kumpiyansa mo, ang taas eh. Matindi ngayon yung tirada mo ngayon. Mas matindi. Wala na. Hindi ka na apektado sa labas. Hindi na. Kalimutan mo na yung mga past. Ang focus mo lang yung future. At yung future mo, nililib mo na ngayon, ay kakaiba.
So yun lang. Sana ay ma-apply natin ito. Sana ako ay may nakapagbigay ng konting kaalaman sa inyo. Ha? Hopefully ay magkita-kita tayong lahat sa top. No? Walang mag-give up. Walang mag-give up. Never give up. Yun lang sasabi ko. Mga temporary defeat lang yan. Temporary detour ng life. Kasama yan sa preparation. So yun lang. Salamat. No? O, salamat sa inyong oras, sa inyong ibinigay. Thank you guys, no? At keep safe and stay healthy. God bless you all. God bless you more. Bye-bye. Eh, paalala lang, kung gusto niyo ng motivation, no? Follow my page, no? Alan Marvin Eder on Instagram. Meron tayong napopost din doon. So, anya, YouTube channel, ganun din, Alan Marvin Eder. Meron tayong mga videos din doon. Mga tips, no? So, yun lang. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye. Thank you.